Welcome back, mga ka-YouTube. Itong request na to kay Eric Villanueva. Medyo matagal na nga to eh. Pero ngayon ko lang magagawa ng ng demo. Kasi nga, medyo busy. Kaya hindi makagawa ng topic ng vlog ng araw-araw. Maganda sana araw-araw eh. Kaya lang, hindi lang naman kasi to ang ginagawa ko. Kaya pasensya na kung medyo natatagalan sa mga pag-upload ng mga request. Katulad na nitong request ni Eric Villanueva. Shoutout ulit sa'yo. Boss, pwede mag-request. Pwede mo ba i-vlog yung kung paano mag-install ng video card? Tapos kung paano makikita yung model ng video card sa video card? At paano malalaman kung na-install na siya ng maayos sa computer? Okay. Ang unang-unang masasabi ko sa'yo kung paano makikita ang model ng video card sa video card, ganito. Meron kasing pag bumili ka kasi ng video card, okay, kahit sabihin natin kasi pag bumili ka ng video card, nandun yung model eh. Okay, sabihin natin may nagbigay siya ng video card, okay, may nabili kang video card second hand, hindi mo alam kung anong model. May sticker na nakadikit sa video card. May mga sticker na ganito. Halimbawa, ito. AF220 1024 D3L2 DDR3. Ang model niya, ito GT220 1024 MB. Ibig sabihin 1 GB. 1 GB tong video card na to, na DDR3 GT220 DBI, BGA, HDMI, PCIe. DBI, BGA, HDMI. Ayun o. DBI, BGA, HDMI. Tapos PCIe. Ibig sabihin, sa PCI Express slot siya sinasaksak. Ngayon, kung wala namang sticker, burado na yung mga ganyan, okay, wala nang sticker na makikita sa video card dahil luma na o kaya second hand. Halimbawa parang ganito, hindi na mabasa yung model. May iba pang paraan para makita yung model ng video card. Ngayon meron na akong kinabit na video card kasi walang HDMI yung motherboard HDMI itong pinandedemo ko ngayon na monitor. Ito ako nag-demo para mas malaki, para mas maganda yung pagde-demo, medyo klaro, medyo malinaw. Ngayon, ito yung kinabit kong video card. Ito, may nakabit akong video card HDMI, tapos HDMI sa monitor. Ngayon, kung mapapansin nyo, punta tayo ng My Computer, Device Manager. Mapapansin nyo, display adapter. Yung display adapter, standard VGA graphics adapter, di ba? Pero may nakakabit akong video card. Limbawa, ito yung video card na kinabit ko. Dapat, ang nakalagay dyan, hindi standard VGA graphics adapter. Dapat ang nakalagay dyan, GT220. Ganyan na nakalagay dapat dyan, GT220 NVIDIA, kasi NVIDIA chipset to. Ngayon, naka-install yung video card, naka-install, nakasalpak, pero hindi naka-install yung software niya, yung driver. Kaya baliwala, kahit may kinabit kang video card, kung hindi naman nade-detect dito, hindi nababasa ng display adapter mo, kung ano yung program ng video card, yung software ng video card, yung device driver nga, di baliwala, hindi ka rin makakapagpatakbo ng mga may kinalaman sa graphics. Halimbawa, maglalaro ka ng simpleng games lang, kahit sabihin natin Roblox, Flash Games, mga ganun. Hindi, minsan hindi tatakbo, o kaya hindi talaga tatakbo, lalo pag kahit yung, kahit mga lang nalaro eh. Halimbawa, kahit mababa lang na may kinalaman na kailangan talaga, may
may graphics card, may GPU. Ngayon, ito ang isang paraan para makita natin kung ano yung model nung sinalpak natin. Kung naaalala nyo pala yung ano ha, yung utility software na mga ginagamit ko, gagamitin natin uli yun para makita natin kung ano tong standard VGA graphics adapter, kung ano dapat yan, kung ano yung model nung kinabit ko. Ngayon, sasaksak ko tong external ko. Gumagano siya kasi binasa yung ano, yung USB signal pa ko. Yan, mas storage oh. Meron pang hindi naka-install dyan. Ganito pala pagka may mga ano, ganito makikita nyo. May exclamation points kapag meron pang ibang device driver na hindi naka-install na software. Yung co-processor nung ano, nitong processor. Pero hindi tayo dyan, ano, hindi tayo po-focus ngayon dahil ang topic natin eh, pag-install ng video card, kung paano malalaman ang model, at kung paano malalaman kung na-install ng tama yung video card. Okay, bubuksan ko yung external hard drive ko. Ito yung sinalpa kong external hard drive. Kung naalala nyo yung topic nating utility software, gagamitin ko yung nung nakaraan ang ginamit natin driver pack offline yung ginamit ko dito sa mga utility software ko. Ngayon ang gagamitin natin yung Hi-Rain, ito Hi-Rain boot CD. Ito Hi-Rain boot CD 15.2. Ito yung menu nya, ito yung program nya. Katulad ng sinabi ko sa inyo, maraming mga pwedeng paggamitin yan, paggamitan. Depende sa pangangailangan mo. Ngayon, kailangan natin driver model nung video card. Dito tayo sa device, drivers. Yan. Ang dami niyan. May mga device doctor, double driver, PCI Terminator device info, smart driver backup, remove all ng present drivers. Dito tayo muna sa device doctor. Ay hindi, dito na tayo para direkta. Detect and download drivers, 3DP chips. Okay. Ayan. Kung mapapansin nyo, nilatag niya yung mga nade-detect niyang nakakabit sa motherboard. Pati yung motherboard. Yung CPU Athlon 2X3 435 processor, yung motherboard Emax, yung video card na nakakabit, eto pala ATI Radeon HD 5500 series. Dapat ang nakalagay dito ATI Radeon 5500 series. Eh dahil hindi nga naka-install yung device driver, ang dinidisplay ng motherboard yung standard VGA graphics nya, yung pinaka basic output na kaya niyang ilabas para magka-display lang yung monitor. Kaya nga standard VGA graphics adapter. Ngayon, i-install ko yung driver niya. Ida-download natin yung ito, hanapin natin to. Itong itong ATI Radeon HD 5500 series. Pero meron na akong software niyan eh. Ipapakita ko lang sa inyo kung paano magbabago yun, kapag na-install na. Paano magbabago to? Itong standard VGA graphics adapter. Okay, simulan mo na. Ito siya, ATI driver. Setup. Kung mapapansin nyo, malaki pa yung mga icon eh. Ano pa siya, hindi pa siya fit sa screen kasi nga, hindi pa naka-install yung tawag nito, yung driver. Ito yung laman nun. Kita mo, hindi pa siya fit oh. Dito tayo, Windows 7 tayo eh. 32-bit or 64-bit.
Ito yung laman ng folder na binuksan ko, yung driver niya. Drivers for AMD series product. AMD product kasi yung ATI. Okay. Windows 7. Tsaka ang style nung laman ng folder, parang Internet Explorer. Pero offline yan, ha. Na-download ko na kasi yan. Okay, run. Run. Sundan lang natin yung ano step. Halimbawa, ayan. Next. English ba? Next. Install. Express. Next. Accept. Yes mo lang. Okay. Hanggang sa tapusin niya to. Yung overall progress. Hanggang sa matapos yung pag-i-install. Yan. Ngayon, pag natapos yung installation yan, magpapa-restart yan. O kaya kahit hindi natingnan natin kung ano, device manager. Habang nag-i-install yan, magbabago to. Eto, pansinin nyo to, magbabago tong ano na yan. Habang tinatapos na yan, magbabago to. Lalabas yung ano yun, o. AMD Radeon HD 5500 series. Nabasa na kagad nung motherboard, nung program, nung nabasa na kagad nung operating system na may nakakabit sa motherboard na video card. Kasi program sa program ang nagpapakilalaan eh. Nagpapakilalaan sa isa't isa. Kahit may nakakabit kang hardware parts, kahit may nakakabit kang hardware parts, kung wala naman siya program, para ipakilala niya yung sarili niya sa operating system program, hindi siya kilala nung operating system, kahit nung motherboard, hindi kilala nung operating system, kung anong driver niya. Ngayon, kung may program na siya, magpapakilala nan sa isa't isa yun, magpapakilala sila sa isa't isa. Kaya ilalatag na nung operating system kung ano talaga yung software na nagda-drive sa ano, sa hardware parts. Kaya na, eto na. Finish na yung ano, yung installation. Eto na siya, AMD Radeon HD 5500 series. Ngayon, nag-re-request siya ng, ano, reboot, required a system reboot. Would you like to reboot now? Okay, re-reboot natin. Pero bago natin re-reboot yan, papakita ko muna yung icon. Mapapansin nyo, diba? Ang laki pa nung icon. Tapos may space pa siya, oh. May space pang ganyan. Hindi pa fit sa screen. Pag nireboot ko yan, halos to, sasagad na yan sa ano, full resolution na siya. Okay. Reboot natin. Ngayon, isa-isay natin yung ano, yung request niya. Okay, nasabi ko na yung mga paraan kung paano makikita ang model ng video card sa video card. Diba? Kung paano makikita yung model ng video card sa video card mismo. Kasi ito yung video card mismo ito eh. Yun nga, may mga sticker na nakakabit at nandoon doon nakasulat. Kung wala nang nakasulat, isalpak, pabasa dun sa utility software nung Hirene. Magkakaiba yung Hirene, ha, yung ano yun. Ayan na, nag-ano, no? Naging pulido na, sumagad na yung, ano, yung display, oh. Tsaka nagkaroon na siya ng sound. Kasi nga, HDMI ang gamit natin. May audio. High definition, multimedia. Ano ba? HDMI. High definition multimedia interface. Okay. Ito nyo, naging polygon na siya, oh. At ngayon, pag punta natin. Ayan, naka-install na. May bago akong in-install, eh, di ba? Kaya naka-highlight. Device manager.
AMD HD Radeon HD 5500 series. Tapos lumiit na yung mga ano, full resolution na siya. Okay. Eric Villanueva. Pasensya na ako, medyo natagalan yung request mo, pero kahit pa paano, nagawa ko na ng demo, ng topic, ng paliwanag. At sana kahit pa paano, nagustuhan mo yung pagtalakay natin dun sa request mo. Okay, ulitin ko. Paano malalaman ang model ng video card sa video card mismo? May sticker sa video card. O kaya kung wala, isalpak sa motherboard, gamitan ng utility software. Ganun kahalaga yung utility software. Nalaman natin na AMD Radeon HD 5500. At least alam na natin kung ano i-download natin sa internet. AMD Radeon. Punta ka lang sa support ng AMD Radeon. Hanapin mo HD 5500 series. I-download mo, i-install. At para malaman naman kung na-install ng tama, Sa display adapter, pag kinlik mo yan, dapat ang lalabas yung model ng video card na kinabit mo. Hindi standard VGA graphics adapter. Okay? O paano? Hanggang dito lang. Kung gustuhan nyo pala yung topic natin, pagpapaliwanag kung paano nga malalaman yung mga katanungan nyo, mga sagot sa katanungan nyo, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, share sa mga friends, at mag-comment, mag-request kung ano pa ang mga gusto. At pagpasensyaan nyo na pala kung medyo nadidelay yung ano kong mga paggawa ko ng topic, ng pag-demo, pag-vlog. Pero, tsaga-tsaga lang, kahit pa paano, antay-antay lang. Pero kahit pa paano, yung mga nagtatanong sa comment section, kahit pa paano nasasagot ko naman kahit nang hindi natatapos ang 24 oras. Kaya, yun nga lang, iba talaga tumatagal. Kasi gusto kong gawan ng demo. Ngayon, nadidelay dahil wala akong oras pagkakataon. Pero, bihan nyo, luluwag din ang schedule ng oras ko. Okay, this is Jamie, signing out.